Hanggang ngayong araw, na lamang ang Libreng Sakay Project para sa mga kababayan nating commuter ngayong pandemya sa EDSA Bus Carousel. Tapos na kasi ang implementasyon ng Bayanihan 2 Recover as One Act na nagsusupply ng pondo sa nasabing proyekto. Si Libreng sa detalye. Ilang buwang nakinabang ang marami nating mga kababayang commuters sa Libreng Sakay ng EDSA Busway, kaya malaking kaginhawaan ito sa maraming mga kababayan nating araw-araw ay pumapasok sa trabaho dahil malaki ang kanilang natitipid. Ganon din sa mga modern jeepneys. Pero ang Libreng Sakay na napakinabangan ng nasa mahigit 20 milyong commuter hanggang ngayong araw na lamang June 30. Ayon sa LTFRB, tapos na kasi ang implementasyon ng Bayanihan to Recover as One Act na nagsusupply na aabot sa 5 bilyong piso ng pondo para sa nasabing proyekto. There were attempts to extend it, no? In both houses of Congress. And in fact, we participated in some of these deliberations. And we supported the move to extend it. But apparently, siguro naubos na rin yung oras sa panahon na kailangan magawa yung batas. Hindi po nagawa. Ilang pasahero naman ang Libreng Sakay, lalo na sa EDSA Bus Carousel sa Monumento Caloocan, ang tila nang ihinayang sa Libreng Sakay. Hiling nila na sana raw ma-extend pa ito para makatulong na rin sa kanilang mga gastusin sa araw-araw at pandagdag na rin daw para sa gastusin ng kanilang mga pamilya ngayong pandemya. First time ko rin po kasi yung sumakay dito. Hindi ko inaakala na ganito kahaba yung pila. Sana ma-extend pa. Sa nasabing programa ng Ahensya ng Transportasyon, ang PUB o Modern Jeepneys Operators Drivers ay babayaran ng 52 pesos and 50 centavos kada kilometro. Nasa 82 pesos and 50 centavos naman kada kilometro din para sa mga bus carousel. Kasama din sa ilalim ng Bayanihan 2 ang pondo para sa 27 pesos na ibinibigay na subsidiya kada kilometro para sa mga jeepney at 45-50 pesos naman para sa mga bus para makatulong sa pantustos sa kanilang pamamasada, habang hindi pa ganun kalakas ang biyahe at ganun kadami rin ang mga commuters dahil din sa kabi-kabila pang mga restrictions. Pero ngayong matatapos na ang nasabing programa, aabot pa lamang sa 1.5 billion pesos ang nagastos mula sa 5 bilyong piso na kabuang budget para dito. Dagdag ng LTFRB, sinasaayos na nila sa Department of Budget and Management ang bagong pondo para maipagpatuloy anyang programang Libreng Sakay at Service Contracting Program sa ilalim naman ng General Appropriations Act. Kung maaaprubahan, posibleng ibalik na rin ang Libreng Sakay pero wala pang petsa sa ngayon. Ang di naman daw nagamit na pondo ay kanilang ibabalik naman sa National Treasury. Para sa Eagle News, Libringas, we live in interesting times. Mga kongresistang miyembro ng House Committee on Public Accounts.